Ayun, good morning mga boss. Ibali ito gagawin natin, Nissan Urban. Nissan Urban. Ayan. Nabangga to. Nung nabangga siya, yun, nawala na siya ng... Nawala na yung brake. Bigla na lang daw nawala. Pero nung di pa nabangga, meron pa malakas. Kaya lang naman na-aksidente to dahil sa mga butas sa kalsada eh. Ayan mga boss, ngayon wala siyang brake. Tapos napakatigas nung preno niya. Kaya ang titignan natin dito yung hydrovac saka yung linya ng tubo niya. Di bali mga boss, ito yung ano niya, hindi siya kumukuha ng supply sa alternator, iba. Nasa baba na siya. Babaybayin natin 'to. Kung may hangin ba o wala. Kasi pag walang hangin 'to mga boss, 'yan pag wala, ganoon na nangyayari niyan, matigas. Kaya titignan natin mga boss kung saan siya nanggaling o bakit nawalan siya ng preno at matigas ang kanyang hydrovac. Sisilipin natin sa ilalim. Kasi ito papunta to sa ilalim eh. Sisilipin natin baka mamaya nayupi, naipit, kaya walang supply na hangin. Ngayon, pagka nagka-supply ng hangin at matigas pa rin yung brake niya, hydrovac na ang titignan natin mga boss. Pero pag walang hangin to, dito lang to mga boss. Yan. Nissan Urban mga boss, Nissan Urban. Yung makina niya medyo madumi na nga. Check natin to mga boss. Ilalim tayo mga boss. Pagka hindi naman nakandar, natural lang yung matigas. Pero pag umi-start na, kailangan hindi siya matigas. Ito kasi pag umaandar, matigas pa rin talaga. Hindi kumakapit yung preno. Yun ang concern ni sir. Ayan mga boss, di bali i-start natin siya. Papaandarin natin, check natin kung may hangin dito. Wala. Para alam natin kung may hangin. Tanggalin natin tong hose, mga boss. Yan. Ayan, ayan. Natanggal na natin, mga boss. I-start na natin siya, mga boss. Ayun, may hangin, mga boss. Okay. May hangin. May hangin. Mag-check tayo ng hydrovac. Pero kahit mag-check tayo ng hydrovac, remedyoan muna natin yung ilalim talaga. Baklasin lang natin talaga ilalim. Ayan, may hangin eh. Ayan, lakas yan. Paano mag-check ang hydrovac? Doon, babaklasin natin yan. Surbol yan sa hydrovac. Kung hindi, linya nito. Pinakang linya nito sa hydrovac ang titignan natin. Baka mamaya nakaipit. Ayan mga boss. Di ba ano ito? May hangin, may supply ito. Titignan natin itong linya na to papunta dun sa hydrovac. Baka mamaya may naipit na hose kaya medyo matigas yung brake niya. Ayan, may hangin niya mga boss. Oh. Okay yung vibra niyan. Okay yan. Maganda yung ano ng ano nito. Vibra nito. Okay ito mga boss. Ayan, lakas ng hangin niyan. Pero may re-remedyohan tayo dito mga boss. Dun sa crankcase niya medyo lumapat eh, na UP na. Baka mamaya tumama sa strainer niya. Para hindi maapektuhan yung crankshaft, babaklasin na rin natin yung... Ayan, medyo maingay lang. Babaklasin natin yung oil pan niya para ibalik sa dati kasi medyo lubog na. Baka mamaya dumikit na sa ano natin, strainer. Ayan mga boss, baklas na tayo. May hangin din pero ganun sobrang hina. Sobrang hina ng hangin. Ngayon mga boss, pumunta tayo sa ilalim. Ang ginawa natin sa ilalim, binaybay natin. Ngayon dito nagagaling kasi yung hangin din, na-stuck siya dito. Ayun mga boss, may tama, basag. Ibig sabihin mga boss, sumisingaw rin dito. Kaya mahinang mahina yung hangin dito, kaya matigas yung preno niya. Ayan mga boss, oh, butas. Kaya ito muna susubukan natin mga boss bago tayo mag hydrovac. Pagka nadali natin dito, gumana siya, okay na. Pero pagka matigas pa rin yung hydrovac, ibig sabihin mga boss, baka tinamaan na rin yung hydrovac. Ito kasi sir, anong nangyayari dito? Imbis na buo yung hangin na pupunta sa hydrovac mo, sumisingaw dyan. Sumisingaw dito. Ngayon, sumisingaw dito, magiging matigas yung brake mo. Dahil nga sumisingaw siya rito eh. Kaya susubukan muna natin na silyuhan to, tapos kabit natin kung lalambot yung preno mo. Pagka lumabot ang preno mo, ayun, okay na, doon na tayo.
sa ganito. Saka natin babaklasin naman natin yung pinakang trouble mo, kasing medyo hard yung oil pan. Dahil yung oil pan mo, yuping-yupi talaga. Dumikit na doon sa strainer yun. Pero ito, at least nakita naman natin kagad kung saan ano. Ito muna, susubukan natin sir. Medyo natin, isild natin to. Huwag muna tayong bumili. Pero bibili at bibili pa rin talaga tayo nito. Dahil para masag kasi ito. Masag kasi talaga ito. Bibili pa. Kumbaga, pagganahin ko muna. Ayan mga boss, di bali nagpabili na muna tayo ng epoxy para i-epoxy na lang muna natin to. Epoxy, saka natin lalagyan ng silicone. Max band, baka naman! Ayan mga boss, kakalas tayo ng crankcase kasi tumama ito sa matigas na bagay. Yan, yung strainer nito, dumikit na rito sa pinakang crankcase, kaya baka mamaya maapektuhan pa yung crankshaft natin. Remedyohan na natin siya, baklasin na natin siya at ibalik na natin sa dating shape niya. Kasi hindi ganyan yan, hindi natural yung ganitong klase mga boss. Tatanggalin muna natin yung langis, tapos tatanggalin natin itong mga nakapaligid sa kanyang jizz para mabaklas natin itong crankcase. Saka natin ito papaluin para bumalik sa dati. Lilinisin na rin natin yung strainer. Baklasin na natin tong 14. Ayan mga boss, patuloyin lang natin yung mga yung langis niya, boss. Ayan, patuloyin natin niya mga boss. Yo, what's up? Nga pala, dala po kami dito ni boss. Master, ni master. Dalawa kami rito ni Boy Kali. Boy Kali. Ah, shout out nga pala dyan sa pinsan ko, sa Cagayan, oh. Kelvin. Saka yung isa pang kapatid niya, si Alvin, boss. Shout out sa inyo. Ito mga boss, di ba yung kinalas natin dito yung drain plug niya sa oil 22. Yung paligid ng crankcase, jeez. Pinakang bracket niya dito, 14 mga boss. Mga boss, kaya natin binaklas yung crankcase dahil nga dun sa nangyari na nakalubog na yupi. Ngayon yung pinakang strainer nya, ito ayan yung humihigop mga boss, dyan subasala eh, ang inano natin lumapat na yan dun, baka mamaya mga boss, maapektuhan tong mga kagaya nito. Main bearing nasa loob nyan mga boss, yan main bearing yan, ito yan yung crankshaft ang tawagin naman nila, sigunyal. Ito, connecting rod bearing, nasa loob nito. Pag yan ang tinamaan, yan, iingay na yung makina niya. Kakatok yan. Kaya hanggat maaari, ang ginawa natin mga boss, sinusolusyonan na natin. Nagsolusyon na tayo dahil hindi pwedeng hayaan natin na nakayupi yung crankcase niya. Ngayon, babalik natin sa dati para maganda ulit yung higup ng strainer niya mga boss. Baka kasi tamaan to, pag tinamaan to, ibababa pa natin ang makina nito. Ang laking trabaho mga boss, ang laking trabaho, ang laking gastos, lalong lalo na sa may-ari. Kaya mga boss, sinabay ko na to, pero pinakasira kasi nito mga boss, ang sinasabi niya walang preno, matigas yung pedal. Eh mga boss, nakita naman natin na matigas nga ang pedal at di daw kumakapit. Ayun mga boss, di bali binaybay ko mga boss yung tubo, nakita ko nandun lang sa pinakang ilalim niya yung sa plastic niya, may butas lang doon, kaya ginawa ko. Ngayon mga boss, pagdating ko sa ilalim, dahil nga nasa ilip ko doon, nakita ko naman mga boss na nakayupi yung oil pan niya. Kaya mga boss, isinabay ko na, isinadjust ko na rin sa may-ari. Sabi ko kako, baka ma-damage pa yung crankshaft assembly niya. Gawin na namin yon hanggat hindi pa tinatamaan to mga to. Maapektuhan kasi mga boss ang ano niya, pag-akit ng langis, pag-higop dahil nakasayad na dun sa strainer. Ayan mga boss, dibali papalinis na natin yung crankcase natin. Ayan, nagpabili tayo ng kerosene. Alam niyo na mga boss kung sino maglilinis ng crankcase na yan. Ayan mga boss, kaya natin siya binaklas pala dahil nga ito lumubo na, umangat na. Baka mamaya ma-trap niya to, marangan niya, hindi gaano umakyat ang langis. Ayun, kakatok siya. Ano sinasabi ko? Ayan, nakaganyan kasi yung mga boss. Eh, dikit na. Dahil lumangat to.
di makakasipsip. Kaya kailangan natin ilubog ito para nakaganyan lang din siya, nakakasipsip tong strainer natin. Ito kasi papunta to lang ano ng oil pump. Ah, nakabit. Pag bumomba yung oil pump, igup naman to dito. Yan, pasok yung langis. Kaya siya may ganyan para hindi pumasok yung mga bakal-bakal, udumi. Yan, masasala niya. Bago umakyat dun sa makina, salang-sala na. Ayan mga boss, medyo marumi nga lang. Lilinisan natin yan, tapos papaluin natin to para bumalik. Isasabay ko na yung tie rod in saka tie rod bar dahil ayan, baluktot siya mga boss. Ayan, yung pag nakita niya baluktot. Baluktot to mga boss. Sasabay ko na to. Saka yung ball joint niya. Sasabay na natin yan, upper ring ano. Down, yan, ball joint niya. Labas na yung grasa, pati sa taas. Yan, sasabay na natin yan. Mga boss, pabaklas na natin yan. Ito yung tie rod in, tie rod bar. Yan, nakakapit yan sa rack and pinion o steering assembly. Yan. Yan mga boss, oh. Huwag alambre. Baluktot. Alambre. Kahit yung ano, kahit yung lubid lang. Ayan mga boss, kalas na. Paano lang natin yung bibili na piyesa niyan. Ball joint. Palit na. Labas na yung grasa niya mga boss. Labas na yung grasa sa loob niya. Nandito. Yung dalawa na to, isa. Palit tayo niyan. Ayan mga boss, dibali kakabit na natin yung crankcase. Ayan. Dibali pinukpok ko na lang siya para bumalik. Ayan, para bumalik sa dati. Dibali tinanggal ko na lang din to para ibalik din ulit at ihinang ko. Para mapukpok siya na maayos kasi hindi siya mapukpok na maayos pag hindi mo kakalasin to. Tapos yung may butas na kasi dito, hininangan na rin natin dito para hindi tumagas mga boss. Ayan, malinis na. Saka ito mga boss, yan, malinis na rin. Kakabit na natin to para mamaya hinihintay na lang natin yung piyesa ng mga ball joint. Yun na ba nang ikakabit natin mga boss? Ayun mga boss, di bali nakabit na natin yung crankcase niya. Bali pitan ko na lang yung bracket. Hindi wala mahaba naman. 14 to mga boss, 14. Pitan ito, ito isa. Okay na to, nalagay na natin yung crankcase niya. Nakahambi na siya UP oh, mga boss. Hindi na siya, naibalik na natin sa dati. Ayun, di bali kakabit na lang natin mga boss yung mga panggilid niya, saka yung sa preno niya. Mga boss! So, ayan mga boss, itali, kinakabit na natin itong canister na to. Kinabit ko na yung ball joint sa taas. Nakabit naman natin ito sa baba. Dalawa ball joint ito, boss. Lagyan natin ng grasa para medyo madulas. Mga boss, pasyensya na kayo kasi maingay dito. Nasa kalsada lang tayo gumagawa ngayon eh. Ayan, kabit na natin to. Ball joint mga boss. Medyo matigas yata ang laban nito ha. Ayan. Ayan na mga kuya. Kabit na natin to, tie rod in. Bali, pinalitan na natin yung tie rod in niya kasi wasak na. Ayan, si Boy Ilalim ang pinapahigpit natin sa tie rod bar, mga boss. Ayan. Okay. Okay, sige. Higpit mo na. Okay na yan. Okay, okay na. Sakto yung malagay mo lahat ng pin. Okay na? Mga pin. Ayan mga boss, nakabit na natin yung ball joint. Up and down. Ito pa. Dalawa. Di bali, tie rod din na lang ikakabit natin mga boss. Di bali, pinandar na natin to mga boss. Yun nga. Sa canister lang yung ano nung sa brake nya. Tapos, yung nilinis na natin. Okay na rin naman. Yung brake mga boss, medyo malambot na. Ayan mo. Gumagana na. Doon para sa kanina natin na alos din mo magalaw. Ayan. Mamaya mga boss, i-road test natin siya. Ayan. Samahan nyo ako sa pag-road test ko mga boss.
Ayun mga boss, di bali ni-road test na natin siya ngayon. Okay na yung brake niya. Ayun o. Medyo gumagana na, saka malambot na yung brake niya. Ayun mga boss, nadali na. Maganda na yung preno niya. Tapos yung ginawa natin, yung sa crankcase niya, okay na, pero magdadagdag lang si sir ng langis kasi medyo kulang yung langis niya eh. Tapos ang pinalitan natin dito, tie rod in. Nag-ano tayo ng tie rod in, nagbalit. Saka ball joint, yung ball joint ang ginawa natin, repack na lang natin yung ball joint kasi walang ano eh, walang piyesa pa eh. Nirepack natin yung ball joint niya. Tapos yung sa brake niya, yung canister niya. Di bali yung canister nito, yun yung nawasak, may butas. Kaya pinalitan natin ng bago. Ayun lang yung napalitan natin na piyesa, yung canister niya, tie rod in. Tapos yung tie rod bar niya, diniretso rin natin mga boss. Kaya kami inabot ng hapon dahil sa piyesa mga boss. Matagal maghanap ng piyesa, pumunta pa kami na Banawe. Bali yung ball joint niya, nagawang pa natin ang paraan. Kaya natuwa naman din si sir. Ayun, sinusubo ko ngayon yung preno, kaya binibilisan natin. Di bali ang gagawin na lang natin ito, sinabi ko kay sir, kailangan kasi dahil wala naman tayong machine, ipapaalay na lang to ni sir. Marami naman nag-aalayin dyan, kahit sa mga shell. May mga nag-aalayin dyan, mura lang naman yung alay. Okay mga boss, nagpapasalamat ako sa sumusuporta sa Master Kalikot. Yun. Sana patuloy nyo pa kaming suportahan. Abangan nyo ulit kami sa susunod naming vlog mga boss. Okay, Nissan Urban, tapos na.